Pero, kung gusto mo magkaroon ng magandang kinabukasan ng bata na yan, bibigyan at bibigyan ka ng kapalaan ng Panginoon kung paano mo susupay ang bata na yan. Sana po, pagbago ang kanyang pag-iisip. Hindi ko na po alam ngayon kung ano lang nangyari. As I said, ang buhay natin punong-puno ng frustration, punong-puno ng pagsubok. Ang dali natin mag-frustrate na po. Ang dali natin bumigay. Ang bilis natin magbago ng pananaw. Kung minsan sa sandaling igla, kapag ang ating mga plano nabago na naaayon sa ating Panginoon, nagagalit tayo agad. Minsan pa lang po eh, hindi magandang turo yun sa kapilya mo, hindi pa tayo sa kabila ng kapilya. Doon, tinuturo lahat, ibibigay sa atin ng Panginoon. Basta tumawid ka lang, kumanta ka, tumugto ka, sumayaw ka. Lahat ng hiling natin, ilalapag ng Panginoon agad sa atin. Walang pasubali. Naranasan niyo po kayo. Ito hindi po tinuturo sa atin. Kapag sumama tayo dito, bukas makalawa, ay dyan na agad ang blessing. Pinagsusunitan mo po natin ang lahat ng ating ginagawa. Uli-ultimo sa ating panambahan dito. Hindi po ibig sabihin sumamba tayo agad dito, eh tayo naiutas ka po agad. Bilang isang Kristiyano at nalabalita, pag sumamba po tayo, may mga gawa, iba po tayong dapat isagawa. Pagpapatuloy ng ating paglilingkod, pagsisearch sa mga salita ng Panginoon, pagpapalaganap ng salita, pagpapaunla ng ating espiritual, marami pong mga dapat tayong gawin. Hindi po sapat na tayo uupo lamang. Sadly, many of these plans in our life is our own plan. It is originated from a place of pride, yung sarili ng ating kagustuhan. Normally, this is what we call origin, a plan that comes from the root of the flesh. Nag-ugat sa ating mga laman. We were not birthed in the place of prayer. Some of this plan are secret, are product of secret sins and evil desires. Naniniwala ko ako dun. Hindi po lahat ng ating mga plano sa buhay kung bakit hindi pinibigay ng Panginoon ay makabubuti sa atin. Maaari ito po ay evil desire lamang of untouched region of our soul, hidden from human eyes, but very naked to the Lord. May mga plano po tayo sa buhay. Nadala ng ating mga pagiging tao normal, hindi po pala ito ay galing sa Panginoon. Pagkos na itatago naman ito ng ating mga mata, ngunit ito ay hugat sa kaalaman ng Panginoon. Alam ng Panginoon kung ano ang laman ng ating mga tao. Our life is not about achievement, but about obedience. It is not about how much we accomplish, but we will. But how well we obey our Master. When we obey the Lord, we are allowing Him to guide us and our hearts in the direction of His prayers and God. Mga kapatid, sa lahat ng nating dapat gawin, sa lahat ng ating mga gagawin, ultimo pinakamaliit na bagay po. Ultimo yung kumisan po sa totoo lang, pagbago na pagbangon, bago po hawakan yung ang cellphone, o kumisan na una pa po yung cellphone bago po hawakan yung Bible. Una po, pag ako po ay bumangon, napakahirap naman kung sabihin, hindi wala tayo practices pag
Pagising sa umaga, magpasalamat agad, mananalangin muli, at isurrender ang ating mga sarili sa Panginoon. Maaaring hindi ko tayo lahat gano'n. Yung iba dyan, lalo lang ang kabataan, hindi ko maglalahatin. Pagising, cellphone agad, ang magkagawin. In this particular activities na ginagawa, ibig sabihin nun, hindi mo pa totally sinusurrender ang iyong sarili. Hindi mo pa ibinibigay ang tiwala na kung saan may Panginoon na dapat siyang mag-guide sa lahat ng gawain natin. E kaso ang nauuna po minsan ito, yung mga gawain natin na kung saan na mapagpapalayo sa Panginoon. Ngunit kung gagawin natin practice, o ito po ay gagawin natin sa ating kaparaan ng pamumuhay. When we surrender ourselves to our Lord, ultimo pinakamalit na bagay na yan, walang imposible sa lahat ng mga plano natin sa sasya. Walang nakahihigit sa kaalaman at kapangyarihan ng Panginoon na magbibigay sa atin upang i-grant niya yung mga plano natin. Huwag kayong magdamdam kung ang kanyang pag-delay o pagbabago ng ating plano ay hindi naaayon sa inyong mga kagustuhan. May kaparaanan ng Panginoon na ibibigay sa inyo na para sa kabutihan natin. Do not refuse kung ano. Sabi nga nila, magpatialog lang. Kung magpapatialog naman po, para ka din naman hindi iwala. Magpapialog tayo sa mangyayari sa atin, sa ating buhay, sa ating mga plano. Pero yung pagpapatialog natin ay kailangan natin humingi ng gabay. Tandaan po ninyo, God is in control of everything, of our life, in all our plans. When God changes our plan, may purpose po ang Panginoon. Maganda po nga.